test na si Easy Mel ng isang panibagong milestone sa kanyang career na maaaring magdala sa kanya sa superstardom. Easy Mel, oh, maiba-iba naman tayo. Pumirma si Easy Mel. Alam nyo ba yan, si Easy Mel? Kilala nyo ba si Eminem? Naku, lupit niyan. Pagdating sa rap, si Eminem, maraming nagsasabi, ito ay parang si Michael Jordan. Ito ang GOAT ng rap, greatest of all time. Kaya nga, maraming nagulat kay Eminem dahil parang tinalo niya ang maraming itim doon sa kanilang sariling laro, which is rap. Magaling sila sa rap eh. Pero marami pong nagsasabi, ang greatest rapper of all time, Eminem. Ito maganda, pipirma si Easy Mel. Ay, masaya to. This is exciting. Tandaan nyo ha, yung mga yan, puro sikat. Pag yan na pinapirma ka niyan, sikat. Kasi sino bang mga sikat? Snoop Dogg, Dr. Dre, si 50 Cent, iisang grupo po sila. Iisang ano sila, production. Pumirma si Easy Mel. Isipin mo, maging ka-level niya si ano? Sila Dr. Dre, sila 50 Cent. Ay, malupit. Malaki maitutulong nito sa Pilipinas din. Kasi siyempre, Pilipino to si Easy Mel eh. Tsaka napakagaling talaga. Hindi yung mga rap-rapan yung mga napapanood. Eh, sorry po, I have nothing against them. Kaya lang ayoko nung ganun yung rap-rapan na makagaya lang sa West. Kaya naman sila yung mga rap-rapan na ano yun, yung basagan ng trip, yung sagutan, tapos binabastos, pati nanay, jowa. Ayoko nung ganun. I really don't think it's talent. But ito si Easy Mel, talento talaga. Magaling, magaling ito. Ito ay ang paglagda ng kontrata sa Shady Records ng American rap icon na si Eminem, Aftermath Entertainment ng rap superstar na si Dr. Dre at Interscope Records. Ang mga hindi nakakakilala, siya po yung kumanta nung ano, wala ka bang napapansin? Wala ka bang napapansin? Hindi po siya. Rap po yan, rap. Ano ba yung kanta niya? Yung ano, yung Pilipino. Pilipino, Pilipino. Black Eyed Peas yun eh. Hindi, basta maganda yung kinanta niya. Ang galing. Magaling tong bata na ito. Ang tatlong label na ito ay tinaguri ang triumvirate dahil sa kanilang impluensya sa industriya. Ayun, yun yung ayoko, flip-top. Tapos babastusin yung jowa, tapos babastusin yung nanay, babastusin yung anak. Pangit yun, hindi ko type yung mga ganun. Scripted naman. Hindi ko naman ilalahat ha. But some of them, it's not really talent. Ako kasi, I watch talent eh. I watch talent at saka yung sipag. Ayoko lang din ang puro talent. Yung, alam mong hilaw, pero binigyan lang talaga ng Diyos ng talent, pero tamad. Ang gusto kong pinapanood, yung laging may talent, tapos masipag. Eh ito, ano, magaling, parehas to. Sana hindi lang lumaki yung kanyang ulo. Marami kasi, ha? Maraming pag sumisikat, lumaki ulo. So, hopefully, I really wish you well, Easy Mel. At sana huwag kang makalimot sa iyong roots sa Pilipinas. At dalhin mo pa rin ang Pilipinas. Kasi yung kanta niya, tungkol sa Pilipinas, eh. Yung huli niyang kanta na alam ko. So sana wag mo kalimutan ang Pilipinas, wag lumaki ulo mo. And hopefully, pag magkita tayo sa America at ako'y nagpapirma, wag mong sabihin sa akin, respect my space. Ha? O kaya, pag ako ay nagpapicture sa'yo, sabi mo sa akin, take it off. Take it off. Take it off. Take it off. Ha? Wag. Ha? Wag lalaki ulo. Ha? Stay humble. Bihira lamang ng mga artist ang kinukuha ng mga ito at binibigyan ng kontrata. Sa artikulong inilabas ng Shady Records, sinabi nito nang marinig niya ang musika ni Easy Mel ay agad na dinala sa kapwa-artist na si Dr. Dre. Dito nagkasundo ang dalawa na gusto nilang makatrabaho ang Filipino artist. Galing no? Si Eminem pa nakadiscover sa kanya, dinala kay Dr. Dre. Yan si Dr. Dre, ano yan? Doktor yan. Hindi po. Ano yan? Talagang matindi ang producer na pag humawak yan. Sikat ka talaga. Ito maganda to sinabi ni BBM. Family loving well grounded si Easy Coach. Ay, alam mo karamihan ganyan. Pag you belong to a loving family at saka you have enough attention, yung hindi ka kulang sa aruga. Ano ka eh? Hindi lumalaki ulo. Hindi ka seeker ng attention.
Kasi sa pamilya mo palang, ano ka na eh. Lunod ka na sa attention eh. Sabi ni Grace Lumaktad, eh, ala ka coach, all, hindi ko kilala ang mga yan. Ay, sinong kilala mo, Grace Lumaktad, TBJ? Hindi, wala akong siya. Magagaling po yun, Tito Vic and Joey, magagaling yun. Ay, hindi ako maka-itbulaga, ha? Magaling din sila, Isko, sila Pauti Contis, lahat sila magaling. Ha? Wala akong, ayokong pag-awayan niyang itbulaga. Ha? Basta, Pilipino, magaling. Go! Especially pag nasa international. Kaya alam, may mga kilala tayong ibang artist pagka sumikat, especially international, parang nakakalimutan na tumingin sa pinanggalingan. Dagdag pa ni Dr. J, interesado lamang siyang makatrabaho. Ang mga may musika na kaiba sa mga napapakinggan na sa ngayon, ngunit nang mapakinggan niya si Easy Mel ay nasabi niyang espesyal ito. Oo, special child to si ano, si Easy Mel. Magaling, magaling. Hanapin ko nga yung kanta. Hindi ko lang ma-play kasi dito makaka-copyright tayo eh. Pero hanapin nyo, i-search nyo. Easy Mel / Coach Oli. Hindi, wag. Easy Mel lang, Easy Mel. Especially yung kumanta siya doon sa, yun, sa bus. Oo, kumakanta to sa bus. Hindi to conductor, ha. Yung sa bus, oo. Yun, yung Wish Bus. Oo, yun. So August 11, ilalabas ni Easy Mel ang Yan. Wish USA. Deluxe edition ng kanyang 2022 LP Duality Redux album. Kabilang dito ang... Bilang magaling, pogi, pandaming paiyak yung babae nito. Kaya, be grounded ha? Be grounded lang ha? Rap track na Realest kasama si Eminem. January 2021 na mag-trending si Easy Mel dahil sa husay ng kanyang performance sa Wish Bus USA ng rap track na Panalo na nagbibigay pugay sa nasyonalismo ng Pilipino. Oh, siya yung kumanta nung ano, Panalo, tama, Panalo, tsaka yung bagong Pilipinas, bagong muka. O siya rin yun, tsaka yung humanap ka ng pangit. Humanap ka ng pangit. Coach Oli, fake news ka. Hindi, joke lang po yun, joke lang. Iba yung kinanta niyan, ha? Iba. With Easy, sabi ni BBM, Easy's level, talent, is destined to come with... Oo. Totoo. Yung una kong narinig si Easy Mel, Eminem ang dating. Oo, Eminem ang dating. Sana lang mag-focus siya doon sa mga lyrics na to build up. Kasi minsan may si... Siyempre, medyo puti ito si ano, si... Eminem. Yung mga lyrics ni Eminem medyo tumitira sa iba. No? Medyo destructive. Eh, for me lang naman na medyo negative. Sana siya mag-focus siya dun sa positive ang mga ano. Okay, next topic tayo. Tapos na ba to? Eto, next topic tayo. Saglit ha. Eto, may babasahin ako sa inyo. Ayan. Ayan po si Leia Salonga at eto yung nakalaban niya, yung nagpa-picture, naalala nyo yan? Ito yung nagpa-picture na nag-viral kasi nilabas niya sa social media yung video na tinanggihan siya ni Leia Salonga. Yan po yung kwento niyan. Vlogger na po. Sabi dito, a fan who allegedly entered Leia Salonga's dressing room has now become a full-fledged vlogger. Yun. Kaya naman pala maingay si si Kuya. Ha? May plano maging vlogger. 'Yun naman pala. Sabi dito, Christopher Carpila, a Filipino businessman, gained attention on social media after recording his encounter with Leia inside her dressing room, which led to him gaining 6,600 followers on social media page. Yeah, Christopher has been sharing various videos of his travels and daily activities. So yan, ha? Baka magiging travel vlogger. While living in America, in his latest post, he even shared wisdom. Ah, yun, nagpapakita siya ng words of wisdom. Hindi ko pa alam. Honestly, hindi ko po napanood pa yung kanyang, nakikita yung kanyang social media. Nakita ko lang po itong news. Ito yung isang post niya sa kanyang news. Isa sa mga problema nating mga Pilipino ay ang kamamayamayana. Yan. Manyana habit. Guys, tigilan na natin mamayana. Habit kasi time is gold. Yan yung mga post niya. At sa bandang huli, ito yung sinabi nung nag-viral na ito. Sa mga bashers namin, ang dami nyo na. Please don't leave me. Kasi alam mo, this is the beginning of our friendship. O yun. Sa mga, sana ganun, no? Bashers mo,
Bashers mo dati, ngayon friendship na kayo. Hindi lang naging maganda yung ating panimula. Sisiguraduhin ko na kapag nakakilala nyo ako, ay ititwist ko yan 160 degrees into love. O, ayan po yung sabi niya. Kaya lang parang parang kulang. Bakit 160 degrees lang? Di ba dapat 180? Di ba 180 nga? Kulang. Kasi ibig niya sabihin, huwag niyo muna akong i-bash. Huwag niyo akong iwan. O, dito muna kayo sa Facebook ko or ano, follow niyo muna ako. Kasi iikutin ko yan. Magugustuhan niyo ako. Iwa 160 degrees. Buuin mo na 180. Kasi bitin po yun. Ano yun? Kulang-kulang. Well, anyway, hindi ko siya ma-judge siya na kaya pala siya gumawa ng issue, kaya pala siya nagsumbong sa social media, kaya pala siya nag-post ng video dahil may plano maging vlogger. Ayoko, baka naman nagkataon lang para sa kanya, andyan na yung pagkakataon, sunggaban niya na yung pagkakataon. Tuloy-tuloyin niya na rin. Well, I really don't know. I really don't know. Ayoko maghusga na nga kulang naman tayo sa facts. Posibleng nagkataon lang or talagang plinano niya dahil magiging vlogger siya. But anyway, good luck sa'yo kung ano mang gusto mong gawin. Oh, kung gusto mo maging vlogger, sige. Pero ang advice ko sa'yo, this is not a sprint. This is a marathon. Kasi marami tayong mga kaibigan na akala madali ang ano eh, pagiging vlogger. May puputok na video, isa pa. Kala nila tuloy-tuloy, tapos wala na. Minsan may ganun ha. So, hindi po yun pabilisan. No? Hindi yan yung one-time effect na, yay! Pumutok ako kay Leia Salonga. Dyan. Matatapos din yun. Pagtapos nun, ang success nandun sa recovery. Kasi hindi forever si Leia Salonga topic. Hindi pwede na nakasalalay ka lang doon sa init nung nag-viral na sitwasyon. Darating yung time, marirealize mo, this is a marathon, not a sprint. Yun lang naman sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Basa na po tayo. Sabi ni Bert and Mill, kanta ni BBM kay Bebot Nolan, humanap ka ng gamit. Uy! At gamitin mong tunay. Ganon. Humanap ka ng gamit at gamitin mong tunay.